Alas 5.28 ang ating oras. Balikan po natin ang linya kay Colonel Rosano Briguez, ang commandant ng Commandant of Cadets, Philippine Military Academy. Colonel Briguez, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jerry. Si Jerry ba ha po ito? Magandang umaga po, Sir Jerry. Si Colonel Briguez po ito. At sa mga magigiliw niyong tagapakinig, magandang umaga din po. Apo. Commandant of Cadets, ano po ba ibig sabihin nun, Colonel? Sir, yun, Commandant of Cadets po, isa po yan sa mga commanders sa PMA. Under po ako sa superintendent. Mm-hmm. Siya po ang natasan ng command, administration ng mga kadete, in charge sa character development, ayan, sa military training, sa mm-hmm. sports po nila, at saka sa leadership po. O yun, tamang-tama pala, no? Opo. Tamang-tama kayo ang makakausap namin. Colonel, opo, so bago lang ho sa ilang detalye pa, naging final na po yung naging decision mula dun sa honor code o sa honor committee na ito ho'y binubuo ng mga estudyante rin o mga kadete rin, eh naging opo, final sir na po at in-affirm ng buong Philippine Military Academy. Opo, sir. In-affirm po siya. Ito po, sir, ay merong pinirmahan na po ang ating superintendent at in-affirm po natin. Napuntahan na po yan sa CSQ. Ipinasa na po yan. However po, noong March 11, noong isang araw, meron pong ipinasang appeal opo si Cadet Cudia through the Public Attorney's Office ng Baguio at isinamit po nila po. Kahit po natapos na yung report ng Cadets Review and Appeals sa board, mm-hmm. Pinagbigyan po nating daan pa rin. So yan o, magong submission po yan ni Cadet Cudia mm-hmm. to the Public Attorney's Office at yan po ang kasalukuyang nire-review ng ating Cadets Review and Appeals Board. Ayun. So yan po ay kasalukuyan. Uh-oh. So hindi ho pala pinagbigyan pa ho pala ninyo yung apela opo na magkaroon pa ng makapagpresenta pa ng evidence kahit na opo kahit na late opo na o tapos na yung deadline na ibinigay. Opo, binigyan po natin kasi yan po ay nakasaad din sa ating due process. Mm-hmm. May bago naman po. Anyway po, yun ang hearing naman or ang review, tuloy-tuloy po yan. Pag meron po silang may pakitang bago, mm-hmm. ay kailangan po na talagang aayusin lahat at kailang i-evaluate din po. So, okay. Kasalukuyan po yung na dinidinig ngayon ng ating Cadets Review and Appeals Board or CRAB. Cadets Review and Appeals Board. Appeals Board, opo. Ang bumubuo CRAB po dito yan ay mga opisyalis ng PMA. Opisyalis po ng PMA po. Opo, okay. Tama po. So hindi opo po totoo yung naunang mga report na nireject na ninyo yung apila ng pamilya Cudia para sa reinvestigation. Yun pong una, Sir Jerry, yun una na sinulat nila kay Chief of Staff, yun ang naging unang basihan nung yun ang review ng Cadet Review and Appeals Board. Mm-hmm. Kasi po nung tinanong nila si Cadet Cudia kung yun bang sentimiento ng kanyang magulang ay kaparehas din ang sentimiento niya, ang sabi po niya hindi lahat. Mm-hmm. At sinabi po niya magsasubmit siya ng sarili niya. Mm-hmm. Meron po siyang tatlong pagkakataon na mag-submit. Nung una ng February 25 na siya din po ang nagtakda, okay, medyo hindi po niya nasunod yon. And then ang next po niyang request ay March 4, hindi rin po niya nasunod. Mm-hmm. Kaya by then, nasagot naman po ng Cadets Review and Appeals Board yung lahat ng concerns ng kanyang parents. Mm-hmm. Isinabit po ng Cadets Review and Appeals Board March 10 yung report dito sa baba sa GSQ. Mm-hmm. However, nung March 11, pagkatapos po nang nai-submit, meron pong isidambit si Cadet Cudia through mm-hmm. the Public Attorney's Office. At yan po ang kasalukuyang dinidinig ngayon ng Cadets Review and Appeals Board sa PMA. Ayun, oho. So may pag-asa pa ho pala. Hinihintay natin yung bago ang March 16 graduation. So may pagkakataon pa para mabaligtad o kaya anuman ang maging desisyon ng Appeals Board. Tama po yun kasi may bago tayong may bago silang ebidensya at mm-hmm. yun ay kailangan pa rin i-review ng Cadet Review and Appeals Board. Oho. May binabanggit pong Commander Jundi Tabuanda ng Philippine Navy. Ito raw ho yung witness na makapagsasabing meron daw hong nabanggit na na-pressure na miyembro ng Honor Committee para baguhin yung kanyang decision. Yan po ay kasalukuyan po. Si Commander Jundi Tabuanda, kahapon po, pinatawag siya ng Cadets Review and Appeals Board at saka yun, isang kadete po natin na first class
ay papatawag din po. Mm-hmm. At doon po i-evaluate yung merits ng testimony po ng dalawa. Pero opo, yan pong kasalukuyang sinasabi mo po, Sir Jerry, opo, yan po yung bagong ebidensya, bagong ebidensya na pinapakita niya na Cadet Cudia. Opo. Ano pong personality o legal personality at bakit po napasama sa huntahan itong si Commander Jundi Tambuanda ng Philippine Navy? Saan ho ba ito naka-assign? Ito po si Commander Tambuanda ay ito po yung director natin ng Naval Warfare. Dito po kasi sa PMA, mm-hmm, pagdating nila ng first class, tri-service na po tayo. So, opo, hiwa-hiwalay. Meron tayong naval cadets or midshipmen ang tawag natin sa kanila. Meron tayong aero cadets or air force. Mm-hmm. At saka yung ground cadets or army. Mm-hmm. So, ito si Commander Jundi Tambuanda. Siya po yung pinaka-head po ng Naval Warfare. So, mm-hmm, assigned po siya sa amin sa PMA. Ah, nasa PMA din pala ito? Opo, assigned po siya doon. Okay. So, ito ho'y napatawag na at nakuna na po ng kanyang testimonya. Ang alam ko po, kasi po, yung Cadet Review and Appeals Board, kahapon po, nakunan po yata siya ng testimonya. Mm-hmm. Ang hindi ko lang po alam ko ngayong umaga si yung first class naman po. At yung iba naman po na, iba naman po yung mga witness na material po doon sa bagong bagong ebidensya nila. Okay. So yun po ang hihintayin natin yung magiging sakaling dahil may mga bagong testigo, may bagong testimonya, so nagbukas uli ng investigation ng Appeals Board, and then kung maglalabas po sila ng decision, bababa ho uli ito sa opo, dito sa GHQ. Opo. Opo, kasi po diyan dito po sa GHQ ay titingnan nila uli naman po yung resulta po ng review namin. Okay. Kung sakali opo, may chance pa ho bang umapila kapag kung ano man ang maging decision ng Appeals Board, meron pa ho ba? Pag meron na po ang Appeals Board, and then ipapasa po yun ng superintendent, dito po sa GHQ, meron din silang sariling proseso po. Oh, okay. Papunta sa SND at saka papunta po kay Presidente. Ayun. So marami pang pagkakataon opo, para iapila. Ano opo po? Mm-hmm. Opo, tama po, Sir Jerry. Okay. Colonel, gusto lang namin, hindi ho alam ng marami sa ating mga kababayan kung ano yung mga panuntunan dyan sa Philippine Military Academy. Kapag napatunayan po, sakali pong napatunayan at ganun pa rin na naging decision ng Appeals Board at ng buong Philippine Military Academy, hindi po talaga makakagraduate ang isang kadete kapag ganun ho ang napatunayan. Tama po yun, Sir Jerry, kasi po ang honor system po natin at honor code ay panuntunan po yan na pag lumabag po ang isang kadete po dyan ay ang takdang o akdang kaparusahan po niya ay talaga pong administrative discharge po sa mm-hmm academy. So hindi gagraduate, so hindi siya magiging, hindi siya makakasama sa buong mga mapupunta sa iba't ibang service command ng AFP. Tama po yun. Tama po yun. Ano ho mangyayari sa kanya pag hindi siya nakagraduate? Ang mangyayari po sa kanya ay right now po, ang mangyayari sa kanya ay meron naman siyang tapos po ng mga academic requirements niya. Mm-hmm. So, kompleto po yung transcript of records niya. Ah, okay. Pag kompleto ang Opo, yung kompleto ang academic transcript of records niya, okay, yun naman po ay pwede pong magamit in case po kung mag-aaral siya or konting units na lang po sa ibang mga kurso na pwedeng i-accredit yun. Okay. Kailangan ba niyang ibalik ang mga nagastos sa kanya ng gobyerno sa buong panahong nag-stay siya sa PMA? Technically po, isa yan sa mga policy natin, mm-hmm, na kailangan na ibalik if the cadet is at fault. Yan mm-hmm po ang policy natin. Opo. Hindi ho si Cudia. Halimbawa, kahit sino hong kadete na napatunayang nagkasala dito sa lumabag sa honor code at na-discharge sa PMA, hindi pinag-graduate, so kailangan opo niyang isole o bayaran ang lahat ng nagasto sa kanya ng gobyerno sa pagpapaaral opo sa kanya sa PMA. Yan po ang corresponding policy na meron po tayo. Oh. Okay, opo, kung sakali namang payagan ho itong si ang isang kadete na nagkasala sa honor code, o itong si Cadet Cudia, sakaling payagang makagraduate, halimbawa nagdesisyon ang pangulo na pahintulutan siyang makagraduate, ano ho mangyayari sa kanya? Kung sakali po napapayagan siya na makatapos, mm-hmm, meron lang po si Cadet Cudia na hindi po natapos ng mga requirements for this year. Okay. Kaya po definitely po yung hindi niya natapos, hindi po siya makakasabay sa mga kaklase niyang gagraduate ngayong linggo.
Uh-huh. Kasi meron po siyang on-the-job training. Merong mga requirements na hindi po niya natapos. Okay. Kailangan niya, hindi siya makakapag-marcha, kumbaga, para sa atin dito sa tama mga, po yun. Uh-huh. Tama po yun. Pero makakagraduate pa rin siya pag nakumpleto na niya yung mga natitirang mga requirements sa kanya. Kung kailangan pong tapusin ang lahat ng mga requirements po para po makatapos siya. Tama po 'yon. Opo, panghuli na lang Colonel Briguez, meron daw pong mga pahayag na pahihirapan itong si Cadet Cudia kung sakaling ito'y pahintulutang makagraduate at mapunta sa iba't ibang service command. May mga pagbabanta raw po na dahil ito'y lumabag sa honor code, pahihirapan sa mga opisyal ng military na kung saan ito mapupunta. Sir, sa tingin ko po sir, right now parang hearsay lang po yan sir kung sasabihin po na pahihirapan. Kasi tayo naman ay talagang once decision natin yon, pag nandun naman po siya kung talagang makakagraduate siya at pupunta siya sa mga services, meron din po naman na tayong na maraming case din na kagaya rin ganyan na nag-decide pa rin ituloy. Meron po tayo. Mm-hmm. At by experience naman po, hindi naman po sila nahirapan, mm-hmm. hindi naman po sila dinidispise doon sa mga major services na napuntahan nila. Hindi okay totoong, hindi totoong ma-ostracize siya ng buong military. Merong konsepto. Ang konsepto ngayon kasi ng ostracism sa bago nating panahon, sir, ay yung hindi mo lang kakausapin. Mm-hmm. At pag hindi mo kakausapin, hindi naman po bawal yun. Pero hindi naman po lahat sa kanila nakikita ko na hindi talaga kinakausap. Mm-hmm. Ngayon, yung isa nga nakita ko lang noong last alumni homecoming, hindi naman po ganoon po na sinasabi na talagang pahihirapan. Nakita ko naman siya na andun pa rin naman nag-attend ng alumni homecoming namin. Opo, okay. Meron ho bang humanitarian consideration sa military, sa Philippine Military Academy? Tulad ng, halimbawa, sa kasong ito ni Cadet, naging final, halimbawa, mapatunayang talagang nagkasala siya, kahit na magpresenta ng ebidensya, mapatunayang pa rin siyang guilty. Meron din ho bang puwang ang humanitarian consideration? Sir, ang puwang po sa humanitarian consideration, kasi lahat naman po tayo may pagkakamali sa buhay, wala naman akong perfecto natin. Tama po. Ang humanitarian consideration po, tayo ay magtutulungan, magsisimula ang isang healing process kung meron mga pagkakamali. Mm-hmm. At ang healing process ay magsisimula na talagang i-accept natin minsan natin pagkakamali. Mm-hmm. At kami ho magtutulungan uli. Mm-hmm. Magtutulungan kasi hindi naman ho natatapos ang buhay lamang sa pag-graduate sa PMA. Mm-hmm. Ito pong lahat sila, sinakadet ko dyan, yung honor committee, mga anak ko po lahat yan, as their command of cadets, ang sinasabi ko sa kanila, magtutulungan pa rin tayo. Ang puwang po natin ay tayo naman ay ang pwedeng mag-resign for the good of the service and then tatulungan natin kung ano nang magiging trabaho sa labas, kung gusto niyang mag-pursue uli ng ilang related career tungkol sa military o kaya sa mga kurso sa labas, magtutulungan po tayo. Wala po namang hadlang ngao doon. Mm-hmm. Yun po yung mga humanitarian consideration kasi kami naman po ay isang komunidad, isa lang tayo yung pamilya ng mga sa PMA. Mm. Ganun po sir ang puwang na masasabi ko po na pwede sa atin. Opo. Okay, panghuli na lang talaga Colonel Briguez, pasensya na ho kayo sir. Kung sakali hong lumabas talaga sa investigasyon na merong isang na pressure na miyembro ng honor committee para baliktarin ang kanyang desisyon, ano ho mangyayari? Sir, kung meron po talagang lumabas na ganun, magiging ano po yan, magiging daan po yan na magkakaroon po tayo ng reinvestigation tungkol dyan. Okay. Kung meron man, opo, kung mapapatunayan yan. At masasama at na sa... Ang CRAB na po ang, ano, or kasasabi ko lang po ang review and appeals board, sila na po ang magbabalidate yan. Opo. At mapapasama dyan, ang, malalagay na rin sa posibleng paglabag sa honor code, ang iba pang miyembro ng committee, Colonel, kung sakali talagang may nangyaring ganun. Yan po, may sarili po tayong proseso niyan. Uh-huh. Pag talagang mapatunayan nila, kasi yan ay formal investigation, uh-huh, pwede po yan magbigay daan or magbibigay daan sa isa pang pagre-report ng isang pagkakamali. Uh-huh. At
yun, dadaan din yan sa proseso kung meron man po. Opo, okay. Colonel Briguez, salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Magandang umaga po sa inyo. Opo, Sir Jerry, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Opo, si Colonel Rosano Briguez, siya po ang Commandant of Cadets ng Philippine Military Academy.